Sisirun din na, balik indoor games na kaya? Ubi fans, excited na nga. Possible first six position, ating kilalanin. Molde at Cheng agawan sa starting position. Dahil nga sa umuugo ngayon ang pangalan ng isang cherry bomb Sisi Rondina sa social media na mukhang magbabalik aksyon na ito indoor games, ay marami na ngang haka-haka na babalik na ito sa paglalaro indoor. Marami ngang CMFT fans ang natutuwa dahil mukhang sa Rebesco teams ito mapupunta. Marami nga sa IG post niya ay may purple hearts. Ito na kaya ang hudyat ng isang cherry bomb sa pagbabalik indoor? Kung sa CMFT nga ito matutuloy ay tsak malaking tulong ito para sa koponan. Dahil hindi lamang ito magaling sa opensa, pati sa depensa ay maaasahan ito. Kilala ang 5'6 open hitter sa kanyang malakas at baon kung baon ng mga spikes. Hindi rin matatawaran ang mga depensa nito kung saan lagi siyang pasok sa top 10 best diggers and receiver noong UAAP days. Ating niyang pakakaabangan dahil siguradong pagkakaguluhan ng mga fans ang pagbabalik laro nito indoor. Molde at Cheng, agawan sa starting position. Possible first six ng CMFT ating kilalanin. Kung matutuloy ang isang Sisi Rondina sa koponan ng Chukumucho, ay secured na nga ang position nito as open hitter. Dahil dito, Molde at Cheng ay siguradong mag-uunahan para sa first six ng koponan. Ito nga ang possible first six ng CMFT, setter, Dina Wong, opposite hitter, Kat Tolentino, first middle blocker, De Leon, first open hitter, Sisi Rondina, second open hitter, Cheng, second middle blocker, Madi Madayag, and libero, Lazaro Revilla. Ngayon sila ang napupusuan ng OB fans na maging first six ng CMFT dahil sa galing at talino nito sa loob ng court. Para sa akin, ito na ata ang pinakamalakas na starting position ng Chukumucho. With Sisi Rondina sa loob ng court, siguradong one medal secured na nga. Maganda nga kung si De Leon ang first middle blocker ng koponan dahil siya ang nagbibigay ng swag sa team at nagpapalakas ng team sa tuwing down ng mga ito sa laro. Hindi rin matatawaran ang galing ito sa net defense. Opposite hitter Kat Tolentino. Bukod sa matangkad na, magaling pa sa opensa at depensa. Nakikita naman natin kung paano ito maglaro. Kitang-kita nga na mas lumakas pa ang 6'2" opposite hitter sa laro nung SEA Games sa Cambodia. Dina Wong as starting setter. Well, sa ipinakita ni Wong sa laro last PVL, All Filipino Conference, ay siguradong siya ulit ang starting position. Nakikita nga natin na hindi lang isa ang binibigyan nito kundi pinaikot nito ang opensa na siyang nagpapalito sa kalaban. Sisi Rondina as first open hitter. No doubt kung si Rondina man ang makakuha sa starting position dahil alam naman natin kung paano niya dinadala ang team at kung paano ito maglaro sa loob ng court. Halimaw kung halimaw nga itong si Rondina dahil sa hindi madedepensahan ang mga atake nito. Second hitter, Desiree Cheng. For the past PBL game, nakita nga natin ang effort mapa-opensa at depensa nitong nasabing player. Hindi nga matatawaran ang galing nito kahit sa service ace ay nakakapag-contribute ito. Isa nga si Cheng sa maaasahan ng team kapag dihado na dahil sa mga clutch points nito. Madi Madayag as second middle blocker. Kung mapapansin ninyo ang pagbabalik ng laro ni Madayag sa last game nito sa PBL, ay siguradong mas mapatibay pa nito ang depensa at opensa sa gitnang posisyon. Bukod sa mataas ang reach nito sa net, ay malaki din ang porsyento nito pagdating sa opensa. Kilala nga ito si Madi Madayag sa running hit at zero tempo attack. Lazaro Revilla as first libero. Well, she was an iron eye for nothing. Napakaganda nga ng ipinakita nitong laro nung PVL kung saan nangunguna pa nga ito sa digging position sa simula ng conference. Maaasahan at siguradong puto kung puto nga ito sa mga hardball ng kalaban. Highlights nga nito ang paulit-ulit itong nare-receive ang mga spikes ni Pablo last conference. Kayo, sino sa tingin nyo ang makakasilat ng first six position ng CMFT? Comment down below. Don't forget to like, share, subscribe, pakihit na rin ang notification bell for more awesome videos.